Hello mga kapatid, dito po si Mr. Green at today ay isang maulang araw sa inyo. Pero today ang pag-aaralan natin ay kung paano magkaroon tayo ng maging ganito kalaki ang bunga ng iyong dragon fruit. Kung gusto mong malaman yan, let's go! So today, pag-aaralan natin ng konting tips para sa inyo kung paano maging ganito kalaki yung ang bunga ng dragon fruit nyo. I think it's kind of ganyan siya kalaki. So, sikreto nyan kasi mostly kapag fruiting season ng inyong dragon fruit ay kapag nasa maturing age na yung inyong mga dragon fruit, mamumunga na ito o mamumulaklak na ang inyong mga dragon fruit. So, yung technique kung paano pabunga, so, tuturoan din natin yun. So, usually, dadami yung bulaklak niya. Mga dito halos yan, mubunga yan pati sa mga ganito. Sikreto niyan, tatanggalin niyo yung ibang bulaklak nung yung dragon fruit. Nung sa ganun, lalo kung halimbawa sa isang sanga na isang sanga na yan, magkakaroon ng mga multiple na bulaklak. Tanggalin niyo yun, yung isa lang itira niyo yung pinakamaganda. So, lahat ng nutrient nung dragon fruit na matitira ay at yung natanggal mo, pupunta yung nutrient doon sa nag-iisa lang. So, magkakaroon siya. Lalaki yung dragon fruit nyo ng ganito kalaki. Ayan. Ganito kalaki. Sa gayon, mas maging malaki ang inyong dragon fruit. Kasi kung marami, maliliit ang magiging bunga ng dragon fruit nyo. May ganun din akong kaso. Kaya napag-aralan ko na kailangan trim, tanggalin yung ibang excess na bunga ng inyong dragon fruit. So, tingnan naman natin yung hindi ko tinrim. Ayun, dito tayo ngayon sa isang dragon fruit ko, puno, na hindi ko tinrim. Tingnan natin yung bunga. So, ayun. Dahil dalawa ang bunga niya. So, maliliit lang. Mini lang yung bunga. So, ayun. Isa. Hinugnis sila pero maliliit lang. So, ang maganda, gaya niyan, bunga. So, kapag marami, hindi ko nakita, pansin dati, dapat tanggalin mo na agad yung mga dragon fruit mo. Kung marami sa isang sanga, tanggalin mo na yung isa. O kung ilan man yung tumubo doon, saan sa ganun, maparami yung dragon fruit. Okay? Sana may natutunan ka dito sa ating video ngayong araw. So, salamat sa panonood at God bless. Pwede mong kung nagustuhan mo itong tips ko na ito, paki-like naman yung ating video and subscribe to our channel. It's Mr. Green. Ingat po tayo.